Napakasensitibo ng usapin ng pera, lalo pat ang misis at ang kanyang biyanan ang nasasangkot. Ito ang madalas na problema ng ating mga seafarer. Mula sa Radyo Inquirer Online at inquirer.net, ito ang Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Habang single pa o walang asawa ang ating mga seafarer, kadalasang ang kanilang mga nanay ang siya nilang alati, ang nakatalagang tumanggap ng kanilang 80% na sweldo o allotment. Pero kapag nag-asawa ng ating seafarer, dito nagsisimula ang gulo. Dahil patuloy pa rin ng kanilang nanay ang tumatanggap ng kanilang allotment. At ang biyanan o ang kanilang nanay ang siyang nagbibigay na lamang ng pera sa kanilang mga misis. Ano kaya ang masasabi dyan ng ating matagal na naging kapitan ng barko at ngayon ay chairman of the board ng OSM Maritime Services, Admiral Adonis Donato? Ano yan eh, medyo sensitive at controversial minsan. Normally kasi, dapat ang alati na gay ng seafarer ay yung legal wife. Kasi by law naman eh, by natural law, dapat yan eh. Lalo na kung yung legal wife mo ay kasama mo sa buhay ngayon. Pero real facts of life, minsan magulo eh. May mga hindi maiwasan, let's say nagkahiwalay, tapos hindi nakasama yung legal wife, meron siya ibang kasama ngayon, yung seafarer, ang nilalagay niya kung sino yung kanyang kapartner ngayon, live-in partner niya. Doon nagsisimula ang mga gulo. Pero wala naman tayong magagawa dahil by contract na, lalo na yung kontrata ng seafarer sa kanang kumpanya, ng money agency, ang may karapatan kasi maglagay pa rin ng alati niya ay ang seafarer. Kasi sila ang kakontrata namin. And by law, legally, we have to respect that. Kaya lang, Susan, nagkakaroon ng gulo. May magireklamo sa amin yung mga wife na ano, na dating na legal wife. So, dadalhin yun talaga sa court kung hindi namin masol. Pero, Admiral Donato, meron ba kayong experience nung kayo'y kapitan na ganyan ang problema? Na, kasi syempre, matagal siyang single, kinanay niya ibinibigay, tapos nung nagkasawa siya, hindi niya makuha yung allotment o yung alati niya, sinanay pa rin. Hindi niya maibigay ngayon sa asawa niya. Kaya talagang nagkakagulo yung mag-asawa at pagkatapos kasama na yung mother-in-law. Nasa seafarer pa rin yan eh. Kasi pag 'di ba ang mga seafarer naman, mga marino natin, eh contractual worker. By contract lang sila, hindi naman 'yan regular na pag pumirma ngayon, eh kahit ilang taon na, 'yun pa rin ang nakalagay. Every time nagbabago ng contract, 'di ba? So pwede siya mag-change uli ng name. Hindi niya nailagay sa nanay niya. Kung after 1 year na bagong contract, pipirma naman sa amin, o anong alati niyo, pwede niyang ibahin yon. Pwede niyang ilagay doon sa misis niya, kahit magreklamo yung nanay naman later on, sabihin namin, punta kay support. Pero kami, we will respect yung contract. So bawat bagong kontrata, bagong alati. Yes. Bago silang i-assign na sinong tatanggap ng kanyang allotment. And talagang ano po yun, kumpleto na 80% pumupunta doon sa allotment. That's right. Yun ang minimum. But sa POA naman, you can make it 90 if you want. If you can make it 100, that's sure enough. But it should be the minimum is 80%. Kasi batas na yun yung ano, wala tayong magawa doon. Ang iba nakikita namin, nagna 90%, meron pa 100. Dati yata, Susan, nung panahon namin, 70% lang eh. Oh, tapos yung 30% naiiwan na sa inyo habang nasa barko kayo. Oo. Ang rationale doon, Susan, is kailangan din naman gumastos ang seaman pagdating siya sa puerto. Anong bibili niya ng ano? Bibili siya ng sabon, ng mga toiletries. O kaya kung kain man lang siya sa restaurant, ano naman pabili niya doon? At saka yung mga pasalubong, di po ba? Yan pasalubong, ang pinagagastos ng mga seafarer, pang pasalubong. Oo. Oh, hihintayin mo sa lubong mo, eh, kinuha mo naman lahat ng pampera ko, hindi ako baka ano pang bibili ko. Maawa ka naman. Kung 80% ang naiiwan sa Pilipinas na tinatanggap ng kanyang alati bilang kanyang sweldo, paano naman yung ating seafarer? Talagang yung 20% lamang ba o may mga extra pa rin siyang mga pwede pang pagkakitaan habang naglalayag? Hindi naman regular na may extra. Meron kasing mga ibang trabaho sa barko, extra work na tinatawag.
nakakapag-overtime doon kung may overtime. Pero it's not the same, hindi yan pareho sa lahat ng klase ng barko. Depende yan sa operation ng barko, depende sa cargo. Kunyari, merong cleaning ng cargo tank. Cleaning ng ganon, may extra minsan nagbibigay ang mga charterers, ang mga kumpanya, kung imbis na paggawa sa mga stevedore sa lupa, minsan mga seaman na crew na gumagawa, inibigyan sila ng konti, ng extra. Yan ang iniipon nila. Pero it is not regular every month. Depende lang yon. So yun, naiipon din ng seaman yon. At yung mga seafarer, na mga family man talaga yan, iniipon nila yon at dinadala nila para savings ng kanilang family pag uwi nila. Depende sa tao na yan. Mm-hmm. Kawawa din naman po pala yung seafarer kung halimbawa nakatapat siya sa isang partner na hindi marunong humawak ng pera. Eh dahil ang kabuuan pala halos ng kanyang pinaghihirapan ay napupunta, naiiwan dito sa Pilipinas. Oo. Totoo yan, Susan. Meron din talaga kami na experience yan. At hindi naman yan, it's not, hindi exemption yan eh. Talagang marami pa rin ganyan. Lalong-lalo na, hindi mo naman masasabi na we cannot just unjustly blame the wives, no? Kasi minsan naman, hindi naman nila gusto yung ganon. Minsan meron ding mga, pag hindi sila maingat, may nagsasamantala rin sa mga wives ng mga seafarers. Diba? Yung kundi yung mga kumari nila o kunyari may iba ka ba naliligaw dyan. Alam mo naman ganun eh. Pagsasamantalahan, bubulahin. Kailangan talaga maging misis o kabiyak ng isang seafarer ay may takot sa Diyos. At merong disiplina sa sarili. At tapat sa asawa. Kasi yung mga hindi mo masabi, may mga ibang kapitbahay o mga ibang lalaki mapagsamantala. Trabaho nila yung manloko ng minsan ng mga alam nila nga, misis ito ng okay, liligawan, kung tutuksuhin, hanggang mamaya na, o hindi, kung hindi naman doon, tungkol doon, nasasama naman sa ibang mga kababayan, na kaibigan niya, o kumari niya, tapos magne-negosyo sila, bubulahin, ito, ano to, meron tayo dito mga tinatawag na madaling kumita dito, malaki ang tubo, minsan, pag hindi maingat yung misis, nasasama siya doon at napapariwara ang pera. Mm-hmm. Kaya minsan pagdating ng mga seaman, sa halip na iniisip niya malaki ng ipon, ay may utang pa sila. Kaya nagkakaaway. Minsan kung ano nagagawa ng seaman sa asawa. Yan talaga ang katotohanan. May mga seafarer tayong nabaliwala ang kanilang mga pinaghirapan dahil sa mga asawang nagluko at naglustay ng kanilang mga pera. Paano kaya kung nabalitaan ito ng seafarer habang naglalayag pa ang kanilang barko? Sana hindi malaman ng seafarer yan habang nasa barko siya na may problema. Ang problema naman, minsan yung mga kamag-anak niya o magulang niya, pag nabalitaan, nalaman na yung, let's say, yung asawa niya ay gumagawa ng hindi mabuti, eh pag ibinalita sa barko yan, masisira ang ulo ng seafarer. Yun ang nakakaroon, minsan nagkakaroon na nagsisuicide, tumatalon. Kaya kami maaga, ako man sinikap ko noon na pag nabalita akong ganoon, kausapin mo. You have to counsel him. Sabi mo, magpakahinahon ka. Huwag mong, hindi mo yaano yung buhay mo dahil doon. Pera lang yon. Pero ganito yan. Pero sa ngayon, manalig ka sa Panginoon. Dasal mo, kailangan makatapos ka nang maayos, makabalik ka, saka natin solve yung ganon. Okay? Huwag mo sirain ang buhay mo dahil sa ganon. Kung hindi ka dapat sa ganon, pero huwag ka munang humatol hanggang hindi natin nakikita ang buong sitwasyon pagbabalik mo. Noong panahon na mahirap pa ang komunikasyon, posible talagang hindi agad makarating sa ating seafarer ang hindi magandang balita tulad ng pagluloko ni Mrs. Pero paano kaya ngayon? Dahil sa modern technology, napakabilis na makarating ang ating mga mensahe saan man sa mundo. Napakahirap na ngayon talaga. Napakabilis ng communication, mga cellphone. Hindi mo na makontrol eh. Hindi mo na ma-screen na sabihin wag padala. Kaya ang ginagawa namin sa OSM, Susan, ang isang programa namin, may family welfare department kami. Welfare department. Hanggat maaari, meron kaming
communication sa mga families. May mga 12 kaming mga chapters niya sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos may connection kami doon, may mga officers kami sa OSM na nakikipag organize sa kanila at nagbibigay ng mga seminar. At lagi nagpapaalala sa mga si mga wives, no, na huwag niyo hangga't maaari lahat ng problema, huwag niyo agad padadala sa barko kung mahal niyo ang mga asawa ninyo. Alam naman namin mahal niyo eh. Kasi kung kahit hindi niyo mahal, pag naman nawala yun, wala na rin kayong kikitain, di ba? Yung mga kapamilya, aktibong nagpa-participate po sa ganyang klase ng mga counseling na ginagawa po ninyo nationwide? Oo, Susan. Nagpa-participate naman sila. Mga active pa nga. May mga leader sila. May mga president ng mga clubs namin na yan. Tapos, mahalaga, binibigyan din namin sila ng psychological ano. Meron din kaming mga spiritual na seminar. Kailangan mo rin pababaguhin. Kasi ang tao, it's a battle of the minds, hearts and minds eh. Tinuturoan din namin sila ng mga small scale business para magawa nila yon, makatulong pa sila sa mister nila na nagtatrabaho doon. Sila, kung marunong sila mag-bake, tinuturoan namin sila ng ano, okay? Pagtinda, mga small scale, di mas productive pa sila kaysa naman nagiging destructive siya ang buhay nila bilang mga asawa. So pwedeng sabihin na ang pagtatagumpay ng ating mga seafarers ano po, habang naglalayag ay nakasalalay o nakadepende rin sa kanilang mga kapamilya na naiiwan sa Pilipinas, Admiral. Oh, totoo yan. Tunay na tunay yan, Susan. Ang role ng family service na clubs na ganyan, i-organize din natin sila. Turuan sila ng mga productive mga seminars. Kaya meron din kami tinuturo ng mga financial knowledge, no? Lahat yan, mga seminar na ganyan, sa ikauunlad nila at ng mabuting pagsasamahan din naman ng mag-asawa. Talagang malaki ang papel na ginagampanan ng bawat miyembro ng pamilya sa kanilang pagtatagumpay. Kaya ano naman ang mensaheng nais iwanan ni Admiral Adonis Donato sa ating mga seafarer at kanilang mga kapamilya? Kaya tayo nagtatrabaho, nagsasakripisyo. Paano tayo, we face the danger of the seas, the high seas, mga storm. Lahat dyan, inaharap natin para lamang natin na makapag-ipon, para mapaunlad natin ang ating kabuhayan. Maging close kayo na mag-asawa kasi nasa inyong dalawa ang kinabukasan ng inyong pamilya. Kailangan meron kayong kapayapaan at maging matapat kayo sa isa't isa. No, huwag kayong maglilihiman na meron kayo, lalo na sa financial nyo. Tapos magkaroon kayo ng mga plano at programa para meron kayong tinitignan na maiipon ninyo at yun ang inyong ano, laging i-concentrate para maging productive kayo at iwasan ninyo ang mga tukso. Kasi mahirap yan tukso eh. Mag-ingat kayo sa mga kapwa-tao na nagnais magsamantala. No? At saka, ganun din, ang seaman sa barko, sikapin niya mag-ipon, huwag din siya masyado mag-good time sa ganyan. Mag-ipon siya dahil ang seaman maikli lang ang kontrata. Okay? Ang misis naman dito, asikasuhin ng mga anak, tapos yung mga sumama sa mga mabubuting seminar tungkol sa negosyo, no? Iwasan ang mga tukso, at magmahalan at may takot sa Diyos. Ganun ang gawin para ikaulad ng buhay natin. Maraming salamat po, Admiral Adonis Donato, sa napapanahong mga mensaheng niyan. Kaya kailangan talaga ng kooperasyon sa bawat pamilyang marino para sa kapayapaan at katiwasayan ng buhay. At sa ating bantay kaso, nagpadala ng mensahe si Jovelyn Argamoso mula sa Bawan, Batangas. Una na siyang nakipag-ugnayan sa bantay OCW noong 2013 at may kinalaman rito sa kanyang father-in-law na hindi na anya nagkaroon ng komunikasyon sa pamilya ng kanyang asawa sa loob ng 31 mga taon o 31 years. At ang magandang kwentuhan namin at tabayanan po ninyo isang episode dito sa ating bantay OCW program at natutuwa tayo makalipas ang 8 taon ay muli siyang nakipag-ugnayan sa ating bantay OCW program upang ihingi naman ng tulong
ang kanyang mother-in-law na malabo na ang mata at ganoon din naman kung ano pa ang maaaring trabaho na maaaring mapuntahan ng kanyang asawa sa abroad bilang isang construction worker. Huwag ka mag-alala, Jovelyn, gagawin ng Bantay OCW ang aming magagawa sa lahat ng aming sa abot ng aming makakaya upang matulungan kayong muli. May takot sa Diyos, disiplina sa sarili at tapat sa asawa. Yan ang mga katagang iniwan ni Admiral Donato para sa pamilyang seafarer at syempre kapit sa ating lahat. Maging bahagi sana tayo ng solusyon at hindi ang siyang maging dahilan ng problema. Basta po tatandaan natin palagi, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag na nating problemahin. Stay connected with Bantay OCW. Follow us on Twitter, Facebook, and YouTube. Mula sa Radyo Inquirer Online at inquirer.net, ako po si Susan K. At ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, ang tunay na kulay ng buhay OFW.